maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw ako po sa Amy Buico at ito ang Agree ako dyan. Ngayong araw sisilipin natin ang isang seaweed farm sa Bohol. Paano ba ang management ng seaweed farm? Maganda bang negosyo ito? Alamin natin yan sa isang seaweed farmer mula sa Bohol. Ito po ang Agree ako dyan. Nagbabalik po ang Agree ako dyan. Ngayon nga, ang makakasama ko po ay galing pa po ng Bohol. Barangay Alomar po, to be exact. And then, 20 years na po ang experience niya sa pag mamalakad ng seaweeds farming. Ayan. At siya din po ang chairman ng Alomar Seaweeds Farmer Association. Kasama po natin si Sir Roldan Salabaw. Hello po! Hello! Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po. Sir, kayo po ay nasa Bohol. Tama po, tama. Nako, napakalayo na inaabot ng ating programa. Buti na lang po, no, kahit pa paano ganito tayo na panahon ng pandemya, kahit na malayo na aabot pa rin po. Yun naman yung kagandahan sa ating teknolohiya sa ngayon. Tama po, tama. Sir, kayo ay nag-seaweeds 20 years na. When I got married last 1997, yes, I started the seaweeds farm, no? Pinumpisa ko yung seaweeds farm dito sa isla. Pero I'm from Mandawi City, Cebu. Si Mrs. lang ang taga Bohol. So we chose to live here kasi nga na-amaze ako sa place. Ang ganda, very natural. Ang ganda ng environment. So doon, nagsimula ako ng seaweed. Opo, eh bakit naman po seaweed sa napili nyo? The last time I remember, napag-isipan ko kasi customs, ano ako, administration. Pero yung pagkabuhayan kasi ng manugang, yes, yung manugang ko is yung seaweed culture. So nung mahilig kasi ako sa dagat, yun, nung naglalangoy ako, I get amazed with those beautiful creatures, no? Yung seaweeds nga pinatali. Yes. Tapos nagpo-float siya when it's high tide. So yun, napag-isipan ko, gusto kong pag-aralan. So, madali lang naman din. Tapos, okay din yung kita, no? So ayun, nag-decide ako na mag-farming. Opo. Sir, dun, meron ako nakitang video mo eh. Pero mas maganda ko sa'yo manggagaling. Ano po ba ang itsura ng seaweeds farm? Well, para siya kasing ano eh, kumbaga para sa akin parang paraiso actually. Lalo-lalo na pagsisisid ka when you're underwater and then you look at the seaweed floating, no, above you. So makikita mo, ma-amaze ka talaga kasi napaka-smooth ng ano niya eh. Kumbaga napaka-shiny ng skin niya, yung seaweed mismo. Tapos with different colors, no? It has colors with green, yellow, red, and also brown. So, so ang dami kasi nila. So, sarap tingnan. Oh, sarap talaga tingnan. So, bali, pagka nag-high tide, nagda-dive kayo doon? Ah, oo. Usually, mga farmers kasi, nag-uumpisa sila sa pagtatanim. Or sa mga ginagawa nila, whenever it is pagtatanim or nag-maintain, maintenance sila. Nagsimula sa low tide, no?
Lutay. Oh, hanggang paakyat yan ng dagat, papunta rito sa Leig. Saka lang sila hihinto sa mga gawain nila. Oh. So, nasa shoreline talaga siya actually. Pero nasa at least parang middle lang shoreline sa yung big ocean. Opo. Kasi nakita ko may mga nakatali eh. Ang sabi mo, doon sa ano mo, tatlong dipa. Abagitan. Okay. Ang layo nung tali. Doon sa stroll line. So, niisip ko kanina, nung pinapanood ko yung video, paano to naging posible? Paano po ba? Pwede nyo ba kaming i-walk through? Paano po ba ang ginagawa para sa pagsisimula ng farm? Well, unang-una, isi-set up mo yung farm mo with mas maganda kung square siya, no? Tapos one thing na dapat tandaan is yung area na yon kailangan when low tide talagang walang tubig. So at least walang tubig yung seaweeds pag low tide talaga. So pag medyo malalim kasi pag malalim na malalim siya, hindi siya suitable for farming. Opo. So dapat na nababawasan din siya ng tubig, no, in a time. So yun, tapos gagawa ka ng mga pole markers, para paglagyan mo ng main line niya. So dapat from this side and towards another side, no. Then itatali mo yung main yung tanim mo. Kumbaga yung plastic straw line with those seedlings na. So maganda sana. Kaya doon sa video, pinapakita ko yung distance ng seedlings, no, is 6 inches apart. Okay. So with 45 meters yon ang haba nun. That's the standard, no, yung pagtatanim ng seaweed. 45 meters. Kada 1 meter, dapat may floater siya. So, ang purpose nun kasi, pag kunyari, pwede naman na, let's say, 20 meters lang. Oo. Pero kasi, pag lulobo na kasi sa tuwing high tide, parang nai-stress siya, parang nabibinok masyado. Yung tali. Oo, yung main line. So, dapat mahaba talaga siya para it can move freely, no, with the floater sa taas. Hindi siya masisira agad. Opo. Tama. So hindi siya ganun kalikot. Kasi yung seed, may characteristic kasi siya na bigla siyang napuputol yung ano niya, yung stems. Mm. Yung ang dami kasi niyang stems eh na lumalabas labas. So, yun, madali siyang maputol pag masyado siyang nagagalaw. Especially when dito pag habagat yung southwest monsoon ba yun, malakas yung alon, malakas din yung hangin, so ayun, nagsisipag laglagan sila. Pag nalaglag yun, ibawas ang kita. Yun ang iniiwasan natin. Tama po kayo. So ano nung mga uri ng seaweeds ang meron kayo? Well, we have here I think almost all kinds, no, kasi meron tayong tinatawag na spinosum. Actually, yung spinosum na green, yan yung malakas ngayon currently sa market. No? Yung kinakain natin, ginagawang salad sa merkado. Oo. Ang dahilan kasi nyan, dito sa amin sa farmers, kasi nga, yung original na kinakain is yung tinatawag na sakul. Yung sakul naman is kalahi siya ng cottonai. Spinosum at cottonai kasi yan, dalawa. So, ang nangyayari, yung cottonai na sakol, hindi na siya gaanong tumutubo. Parang hirap siyang paramihin. Paramihin na po. Oo. Tapos, na-try nila yung lutuin yung spinosum na green. So, okay naman yung lasa. Nagustuhan naman sa ano. Sino, umabot yan ng Manila. Kasi pag dinala yan sa Cebu, some of their products also ship to Manila. So, yun. Meron tayong nakakatawa nga eh kasi yung may mga pangalan, Vanguard. Opo, Vanguard. Iba-iba. Pero, ano yan? Ano ba yung Vanguard? Pareho lang ba yun? Well,
sa klase, isang pamilya lang sila. Actually, patunay lang sila. Pero kasi nga, iba yung kulay, iba rin yung sizes niya, ng stems niya. So, tapos iba rin yung lasa. Kaya siguro binigyan ng local name ng mga farmers. Vanguard, may Sakul, may Old Cotonay, yung tinatawag nila Karaan, Bisaya, yun. So may mga pangalan ganyan. But I honestly, I don't really know kung ano yung talagang totoong pangalan ng mga yun. Opo. Parang doon sa dinidiscuss mo doon sa video na napanood ko, yung Vanguard saka Sakul. Tama. Opo. Sir, ano naman ang market ng Vanguard? Well, sa base din sa pananaliksik, no? Kasi kailangan ko rin yun para sa grupo. Yung Sakul kasi, usually, pagkain yun eh, fresh, no? Yung green. Tapos yung Vanguard naman, tsaka yung tinatawag namin yung Bisaya na Cotonay, dinadry siya. So, kailangan ibilad mo siya sa araw ng tatlong araw hanggang sa lumabas yung asin niya. So, yun, yung Schomburg, yung company na Schomburg, saka FMC sa Cebu, sila yung bumibili niyan at pinaprocess nila. So, ang ginawa kasi nila, main purpose dyan is, main ano ng Schomburg dyan is yung gelatin. So, yung mga gelatin kasi galing yun dyan. Yung mga preservatives ng mga canned goods, yung mga, especially sa ice cream, galing yan sa gelatin ng Vanguard or ng Cotonay na. Tapos yung waste naman nun, ginagamit nila for rubber, yung ginagawang chinelas. So marami talaga ang, marami ang ano yan. So, kaya nga, nung una, 1998, ang sikat ng Pilipinas kasi number one distributor sila eh. Yung bansa natin, for Karagyanan. So, yun yung pagkakaiba. Kasi yung Sakul, binibenta siya ng fresh. Yes. Tapos, mahal siya. Kasi, fresh, 900 to 1,000 pesos ang benta niya. Uy, maganda. Pero yun, pag, oo, pag dinadry mo siya, yung ratio kasi ng drying from fresh to, is 8:1. So, ibig sabihin, 8 kilong fresh, pag natuyo yan, 1 kilong dry yan. Ah, ang laki nang nawala. Oo, tama ka. Pero mahal naman yung kilo ng Magkano, sir? Magkano ang range ng price nun? Usually, 55. Currently ngayon, 55 ngayon. Pero yung presyo niyan talaga is nasa 70. Ang nangyayari kasi, yung mga farmers natin, wala kasi silang mga kanya-kanyang puhunan, no? Mm-mm. So ngayon, yung middle buyer, yung middleman, yung mga pinagkakautangan nila ng or pinagbenta nila ng produkto nila, nangungutang sila ng mga capital doon, pambili ng straw lines, yung seedlings, yung mga ganon. So tapos, yung mga produkto nila, hindi nila pwedeng ibenta yun sa iba. Kasi nagkakautang sila eh. Direkta doon sa middleman. So, dahil may utang sila, opo. Binabawasan yung totoong presyo ng produkto. So, Ano yan, sa amin po, ang term naman dito eh, binabarat. Ayun, kasi, tama. Ang baba na ng presyo, bababaan ka. Dahil nga, syempre, may utang ka, hindi mo pwedeng ibenta sa iba. So, wala kang choice. Kawawa po yung mga farmers natin. Yun ang nangyayari. Yun ang masakit na katotohanan. Very common yan. Very common. Mm-hmm. Sir, yan ang pag-usapan na natin yung mga uri. Pero gusto kong balikan. Paano ba yung sa binhi? Eh, sabi mo kanina, ginalagyan natin straw line. Oo. So, paano ito'y kakabit? Halimbawa, saan tayo kumukuha ng binhi? Well, sa history kasi, nung pagdating ko rito, andyan na kasi yung seaweeds. Okay. I'm from Mandaue, so nung dito na ako tumira, andyan na yung seaweeds. So, ang original na pinanggalingan ng seaweeds from from Mindanao. Somewhere in Mindanao. May nagdala daw. Pero yung spinosum kasi, naturally, nandun na siya sa dagat. Kahit hindi mo siya itanim, ang dami-dami niyan dito sa karagatan namin, yung spinosum dati. Tapos hindi yan pinapansin. So hanggang sa
napag-isipan ng mga tao na ang ano kasi niyan, ang nature kasi niyan, yung spinosum lang, hindi yung cotton ay. Apo. Yung spinosum tumutubo siya sa mga live na mga bato or corals underneath to the water, no? Dun sa mga shorelines. Meron ang haba-haba, meron nga nung una umabot din ng mga let's say mga 3 feet yung ano eh, yung string niya. Ganun siya ka kahaba. Oo. Ngayon ang hirap patubuin kahit isang ano lang, isang 1 foot lang ako, hirap na ngayon. Pero dati, naabutan ko 'yon. Naturally it grows doon sa mga bato-bato sa ilalim ng dagat. So from there, kumuha kami ng idea na i-cut namin siya with at least 4 strings or 4 stems, no? Na at least nakaganon siya, tapos isang ganito na size, tapos tinatali namin into straw, tapos nung una wala pang floater yan. Okay. Pero ayun nga, as nag-progress na yung farming, napag-alaman na mas maganda yung tubo pala pag may floater siya, pag nakaangat sa dami. Anong advantage, sir, pagka naka-floater? Well, ang advantage nun is yung madali siyang winawash siya ng mismong sarili niyang waves, ilang ng water. Eh. Mm-hmm. So, naaalog-alog siya. So, mas madali siyang parang nag-i-stretch out, parang ganun. Kaysa nakalubog lang siya doon, na nandun siya sa ilalim, hirap siyang gumalaw kasi naaano siya ng soil sa ilalim ng ground. Opo. Nag-stay lang siya. And most importantly is the yung mga algae kasi, yung mga unwanted algae, may good algae naman. Pero usually pag yung mga tipong kung sa daan pa alitabok, may alitabok din kasi doon sa dagat eh. Sa ilalim. Oh, sa ilalim. So, yun, dumidikit siya hanggang sa kakainin na niya mismo yung seaweed. So, hindi na siya mag-grow. So, yun yung advantage ng nakalutang tsaka yung nakalubog lang. Hmm. Opo. Kapag nadinig ko, may mga predators din tayo sa ilalim. Tama. Yung pag medyo, especially pag cottonai, no? Pag cottonai, paborito siya ng mga isda. Yung ano kayang tawag doon? Pag-angat mo ng straw line mo, wala na laman. Hindi, makikita mo talaga may mga ano siya. May kagat. Oo, mga kagat. Oo, meron talaga siya. So, pag kunyari, yung isang buong barangay na isda na dadayo doon sa lugar mo, talagang sa isang line, nako, swerte ka kung may matira doon na kalahan. Pero dahil nga sa, usually, yung kada farmer, meron silang mga 50 lines, kaya okay lang. So, okay lang ang makain ng isda. And advantage din kasi yun sa farmer. Kasi yung mga farmers kasi namin, marunong din mangisda. At least, maraming isda na dada. Opo. Ano na rin, pagkain na rin nila. Tama. Opo. Yun ang advantage din. Sir, ilang ano naman, sa pagkagaling sa binhi natin, tapos yan ang nalagay natin sa straw line, gano'ng katagal lang hihintayin natin para naman tayo mag-harvest? Saka, ano ba yung mga proseso bago tayo mag-harvest? Meron pa ba, katulad ba yan sa atin, may mga pataba ba yan? Paano ba? Wala akong idea talaga sa CDC. Actually, may mga strategies din na, walang pataba. Yun yung, baro doon. Natural lang talaga. Yes. So, pag, like for example, katatanim mo lang ng seedling, dapat, minomonitor mo sa closely monitoring yan in 7 days. Kasi kailangan mong tingnan kung yung seedling na yon is hiyang doon sa area na nilagyan mo. Kasi may mga, dati kasi, nung unang 20 years ago, walang ano yun eh, hindi mo kailangan na mag-experiment kung hiyang ba siya dito. Hindi, kasi napaka-fresh ng dagat dati. So ngayon kasi, alam mo, lumalaki yung population dito sa isla, so marami rin nagtatapon sa dagat. No? So ngayon, ang pinaka-important is, as I have said, 7 days, no? In that 7 days, dapat close monitoring yung gagawin mo. Pupuntahan mo yung farm mo, titingnan mo siya,
kung nag-iiba ba yung kulay. Ang ang ano kasi doon, pag nag-iba kasi siya ng kulay, kunyari naging yellowish something yung green na sibli mo, ibig sabihin hindi natutubo yon. So kukunin mo na siya tapos papalitan. So in 7 days yon. Tapos pagkatapos ng 7 days, ininurture mo siya, yung mga floater, kunyari pag unang lagay ng seedling, yung floater kasi ano yan, nasa at least 3 meters apart. So after 7 days, pag tingin mo na at least parang okay yung green, mas lalo siyang nag-green yung color, ayun, dadagdagan mo na siya ng floater. So yun, dapat 1 meter apart. So kasi from 3 meters to 1 meter. Oo, lalaki na siya eh. So yun. Hanggang sa mag-aantay ka ng mga on the process of 30 days, may mga instances na yung mga stems niya, pusang nahuhulog. So kailangan mo siyang tingnan doon. Pag nahulog, kunin mo. Tapos may mga mga signs ng sakit-sakit or diseases ng seaweeds, yun, ika-cut mo lang siya tapos itatali mo siya pabalik. So ano yung usual na sakit ng seaweeds natin? Saka paano nila ito na-acquire? Dito, tinatawag namin yan na ice-ice. No? Ice-ice? Oo, isa yan sa kakulangan ng nasana yung gobyerno. Dapat mag-provide sila ng mga eksperto kung bakit nagkakaroon ng ice-ice. Pero locally, sa kagustuhan ng mga tao, no, na mga farmers na malaman kung bakit. Number one cost niyan is yung seawater contamination. Number one yon. So yung mga nagtatapon ng mga used oil, especially yung mga galing makina ng pump boat, gano'n. Yes. Tapos, number one na contributor nun is yung chemical na tinatawag na bristan. Yung chemical na bristan naman, ginagamit yun sa palaistraan. Yung mga fish pan. Saka yung mga fish cage. So, yun kasi, illegal yan, pero yun kasi yung ginagamit talaga nila para mapalago naman yung palaistraan nila. So, yun. Tapos, pangatlo, is yung sudden change ng weather. For example, init na init na araw sa umaga, tapos biglang uulan sa hapon. Yan yung usual na nangyayari ngayon. Ayun, tinik yung araw, tapos biglang bubos ng ulan sa gabi, hapon. Panigurado yun. Yung seaweeds mo, talaga magkakaroon ng sakit. And ang pinaka-major na sakit ng seaweeds is yung tinatawag namin na ice-ice. May picture ako niyan eh, yung green siya, tapos yung kumbaga pinaka-stem niya, pinaka-branch niya, nagkaroon ng kulay puti na para talagang yellow. Kaya tinatawag siya ice. Oo, tapos pag hinahawakan mo siya, kung sa siyang nalalaglag. Oo, tama. Oo, yun. Tama. So, yun yung mga binabantayan namin. So, pag minimal lang, pag normal lang na atake ng ice-ice, madali lang yon kasi ika-cut mo lang yung parte na yun eh. Tapos ikakabit mo naman ulit. So, mag-aantay ka ng 45 days. Pag 45 days na kasi, yan yung pinaka-mature. So, kunyari, yung ceilings mo ganito kalaki, dati. So, para na siyang bola ng basketball in 45 days. So 45 days is pwede mo na rin siya i-harvest. Tama ba siya? Oo, tama. Tapos, tatandaan, dapat pag Vanguard or pag Cottonite, before mo siya i-harvest talaga, dapat is yung mature talaga. Kasi ang mga premature na na mga seaweeds na Cottonite, siya eh, kumbaga yung natural sana is 8:1. So pag medyo premature siya, yung parang young at young age, parang ganun, nasabi na young age, siguro mga 10:1 ang mangyayari. So 10 kilos of fresh, 1 kilo lang ang so lugi ka doon. Opo. Lugi. So dapat yung mature talaga para at least 8 at maging mabawasan pa 7:1.
pag pinaka-mature, pinaka-mature na seaweed, tapos idadry mo siya, panigurado yun, hindi lalampas ng sakat. Panalo yun. Yun ang maganda. Oo, yun. Yun ang ano doon. Magandang sure, production. Na-curious lang ako, ang harvest niyo per section o sabay-sabay yan na harvest? Yeah, kunyari, may ang ideal kasi na production ng seaweed culture, no, is dapat meron kang 100 lines. 100. Bakit 100 lines? Oo. 100 lines kasi unang-una yung kada isang linya kasi pag 45 meters siya, ikita siya ng at least, no, 400 pesos to 500 pesos. Kada linya, yan, isang Opo. Linya. So, pag meron kang 100 lines, isang harvest mo, dapat 30 lines. Unang harvest, 30 lines. At 30. So, yung natitira, kukuhanan mo kasi siya ng panibagong seedlings eh. Kahit mature siya, meron din kasi siyang yung dulo niyan, yan yung pinaka-fresh na seedling. So, pag may farm ka, tapos yun lang yung pinagkakitaan mo, dapat 100 lines sa'yo. So, mag-harvest ka ng 30, iiwan mo yung 70 ngayon. Tapos yung 70, kukuhanan mo siya ng mga very good na seedling. Magtatanim ka ulit. Pagkatapos ng harvest mo, habang pinapatuyo mo siya, magtatanim ka ulit ng another 30 para saradong 70 na naman yon, di ba? Opo. Yung pinagkuhanan mo, tutubo pa rin kasi siya eh. Mas malakas nga ang tubo nun eh, after siguro mga 10 days. Mm-hmm. Parang wala rin, parang ang nangyayari dyan, parang hindi siya kinukuhanan ng seedling. Babalik siya, yung iba nga, mas lalago pa. So, ayun, after ng pagtanim mo ng 30, balik siya ng 100, harvest ka na naman ng 30. So, ang maiiwan yung 40 lines. Hanggang sa maibalik mo yung 100 lines mo na puro bagong seedlings. Kasi hindi mo maaasahan yung lumang, kunyari, yung tinanim mo, di ba? 100 lines. Tapos, ikakat mo lang siya, tapos magdadry ka. Yung iniwan mo doon, hindi yung magandang seedlings. Hindi siya for recycling na ano, na seedling. Wala pa paisip ako, parang wala ka palang gastos sa binhi. Oo, tama. Kaya nga tinawag siyang ideal. Ang nangyayari kasi sa mga tao dito, they only have a maximum of 50 lines. So, ang nangyayari pag kailangan nila ng pera, kunyari pagbayad sa eskwelahan. Yes. Yung 50 lines nila, kukuhanan nila ng 10 linya. Ibibenta nila ng fresh yun. Kasi kailangan, hindi na sila makapag-antay na i-dry pa nila yun. Opo. Tapos mas mura ang ano nun. Benta nila. Ano yun eh. Nasa, pag 55 ang kilo ng dry, nasa 7 pesos lang ang kilo ng fresh. Aba. So, tama ka. Yung buyer, bibilhin yung seaweed mo, kahit na fresh yan, yan na yung magpapatuyo. Kaya mas mababa, mas lalong bababa yung presyo. Kasi may emergency. So, mangyayari doon, yung 50 lines niya, hindi na siya makakaabot doon sa ideal na production na inaasam-asam niya. Kasi nababawasan. Whereas, pag meron kang 100 lines, nag-harvest ka ng 30, kita na yun, isipin mo ha, isang linya, kikita niya ng 400 pesos. Okay. So, for 30 lines, kikita ka ng 12,000 doon. Oo, sa isang harvest doon. Sa isang harvest, opo. Oo, ano? Tama. So, eh, kung ipipenta mo agad, luging-lugi ka. Luging-lugi ka talaga, oo. Tsaka, ganun ang strategy ng pag-harvest kasi yung kita mo doon sa 30, doon mo rin kukunin yung pangbayad mo sa bagong pagtatanim. Oo, kasi nagbabayad ka ng ano eh. Hindi kasi po pwedeng ikaw mismo lang ang magtatanim. Kunyari, dalawa lang kayo, hindi kaya yon. So, when you say a big farm, na like 100 lines, kailangan mayroon kang mga 6 na tao na sabay-sabay na magtatanim para sa farm mo. Para, ano siya, sabay-sabay din siyang tutubo.
Ganun yung start. Oh. Ito ay maganda kang payo para sa ating mga kababayan. Ayan, sa mga gusto magsimula. Ako, maganda to. Ayan, sir, puputuloy ko muna ang ating usapan. Pansamantala tayo ay magbe-break, pero magbabalik po ang Agree Ako Dyan. Gabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Roldan. Sir, tuloy-tuloy natin ang usapan at maganda itong ating topic, no, yung seaweed farming. Ang daming bagong kaalaman na dadagdag sa akin dito. Kasi ako, sir, taga Nabaysia ako. Puro palay. Wala talagang masyadong dagat na ano. So, ikaw, habang pinipwento mo sa akin, nagtatanim kayo ng binhi. Ibang tanim ang ginagawa niyo sa tanim namin eh. Malaking pagkakaiba, di ba? So, kanina na pag-usapan na natin po yung pag-harvest, ganyan. So, sa inyo pong mga 20 years na experience, ano pa yung mga iba pang challenges na pinagdadaanan nyo sa inyong pagpa-farm ng seaweeds? Well, pinaka ano namin is yung natural calamities, no? Like typhoons. Pag may bagyo kasi, syempre malakas yung hangin, malakas yung alon, nawawash out yung mga tanim namin. No? Opo. So, yun. Pinaka-losing yun. Tapos, yung pinaka, ano naman, is yung human error, no? May mga may-ari kasi ng fish pan na sugapa. Eh. Alam mo yun? Yung mga sarili, no? Yung naglalagay sila ng mga chemicals dun sa fish pans nila. Tapos, yes, winawash out. So, nangyayari, yung mga chemicals na yun, hahalo yun sa ano eh. Sa tubig dagat. Yes. Oo. Na siya namang ano. Tapos yung mga pagputol ng mga bakhawan, no? Yung bakhawan kasi isa yun sa mga nagbibigay ng ano eh, ng contribution for a clean water. Nagfi-filter kasi siya sarili sa yung sa mangrove forest. Nangyayari yung mga dumi-dumi sa dagat, yung tubig dagat, nasa sala niya. So, ayun. Yun, yung kinakat yung... Tapos, sa panghuli, is yung mga kawatan. So, di mo maiwasan kasi may mga magnanakaw pa rin. No? Oh. Oo. Kasi yung... Nakatanim o na-harvest na natin? Usually, yung nakatanim. Kasi, iiwan mo yun dun eh. Diba? Mm-hmm. Matutulog ka sa bahay mo. Tapos, nasa dagat yung ano mo, yung farm mo. So pagkagising mo, imbis na 50 yon, kinuha na ng 10. Ayun, line losing din yan. So yun, ang ginagawa lang namin sa dito sa mga barangay, kami dito sa association, nagkaroon kami ng agreement na kada gabi, usually pag mature na yung mga seedlings, pag ting season talaga, salitan kami ng bantay sa dagat. Yun yung mga hirap ng mga farmers dito, no? Kasi matutulog ka dun sa dagat, minsan uulan, tapos mahangin, tapos dun ka lang sa bangka matutulog kasi. Tapos, pag may dumadaan, kunyari, or may nangingisda, kailangan mong magising. Sasawayin mo na, uy, huwag kayo dun sa loob kasi nasisira yung mga ganun. So, yun yung mga challenges ng mga farmers. Papagtatanim. Oh, doon ako nalungkot sa pang-apat. Parang napaisip ako, ang hirap pala ng trabaho mag-farm ng farmer mismo na nandun sa ano area. Pero sir, yun nabanggit mo kanina yung asosasyon. Ano ba itong asosasyon natin? Saka bakit po natin ito itinayo? Well, originally, may kaibigan kasi akong Japanese. Naging estudyante ko siya sa renewable energy. Okay. Dito kasi dati wala pang kuryente, walang grid lines. Kasi island nga eh. Tapos, nagkaroon ako ng project rito na solar system. So, may 50 na bahay, nilagyan namin yung solar system. Yung sa bahay mismo, tapos magkakailaw siya. Tapos makakarinig lang ng radio, walang TV. Kasi 12 volts lang. So ayun, may estudyante ako. Tapos,
na nagandahan din siya sa area, tapos nakipaghalubilo siya sa mga tao. Tapos sabi niya, pagbalik daw niya ng Japan, gagawa daw kami ng isang community project, parang ganun, community development. E ako naman, simula pa nung unang pagpunta ko rito, naging ano ako eh, community organizer. Alam mo yun, yung mga people's organization. Ako yung taga ano nun eh. Tapos may mga projects rin sa ibang bayan ng Bohol. Ayun, in-apply ko rito. So, yung mga farmers mismo na hirap sa buhay, yung walang pang-capital, yun yung binuo ko. So, nagsimula kami ng 15, yung mga walang pang-puhunan talaga. Tapos, nag-try kami na dumulog dun sa government. Ayun, nag-umpisa sa bigyan kami ng mga plastic straw. Kasi yung plastic straw, yung kagaya nito, mahal din to kasi. So, isang sako. So, yun, binigyan kami ng government. So, hinay-hinay hanggang sa nagkaroon kami ng grant funds from Japan. Ayun, yung 15, nagsimula siya na i-achieve yung ideal or yung target na production, which is 100 lines. So, hanggang sa 3 years, hanggang nag-3 years na kami, magpo-4 years na, no? Naging 77 na yung members ng ASPA. From 15 to 77. Yeah, tama, oh. Tapos yung address ng environment, naging more aware kami, no? Nagtatanim din kami ng bakawan. In fact, meron kami mangrove plantation rito sa harap. It's around 250,000 mangrove pagyos. Oo. And kami lang dito sa Bohol, actually. Very proud to say na kahit yung DENR, kami lang yung nakapagtanim ng nasa 80% yung success rate ng bakawan. Wow. And it has good impact to our seaweed farming. Oo. So, ayun, yung association namin dito, it's more on, nag-focus kami doon sa seaweeds. Pero meron din kami mga coastal cleanup every month, yung mga ganun. Tinatry namin na mag-segregate ng basura. Hmm. No? Tapos yung mga basura doon sa dagat, inside the forest, pilit namin kinukuha kasi nga makokontaminate yung dagat. So, yun yung ano ng ASPA, yung gawain. Opo, ay ang ganda naman na inyong advocacy kasi hindi lang para sa inyong negosyo, pati yung sa paglilinis po ng ating karagatan na kasama na. Alam naman natin na ang seaweed ay malaki din po ang contribution sa paglinis po ng tubig, ha? Na yan ang ano natin. So, sa inyong mga proyekto, kasama, tinutulungan niyo yung seaweeds. Tama. Sa paglinis ng dagat. Ay, ang galing. Nakaka-amaze po ang inyong samahan. So, parang nakita ko din na ano, sabi mo nga, mahal din yung mga straw line. So, nagbibigay tayo ng financial support sa ating mga kasamahan dyan. Yes, yun lang kasi, yung galing sa kaibigan ko noon, sa isang company din sa Japan, one time lang yun. Mm-hmm. So, yun, simula noon, hindi na siya nadadagdagan. Tapos, nag-grow. Ang ano na lang namin is yung sa mangrove planting kasi pag nagtatanim ka, at least may bayad ka. So, dun sila kumukuha. So, ayun, yung sa seaweeds naman, yung gobyerno ngayon ang pilit kong inaano, no, na dapat kasi suportado. Kasi yun kasi ang dapat eh, no? Yung BFAR na dapat na sumusuporta sa amin. Kasi kawawa yung mga farmers eh. Titingnan mo ah, manghihiram yan ng pang-capital. Tapos, biglang darating yung bagyo. Like, what happens on the month of June, yeah. Sa nung nakaraang June, kung napapansin niyo yung paglaki ng tubig dagat, is bihira lang yun eh. Dito sa amin, very normal yung aabot lang siya ng pinaka shoreline. Kaso nag-extend siya ng mga 3 meters. Sobrang laki talaga ng dagat. So ang daming fish pa na nasisira. So after nun, ewan ko, scientifically hindi ko rin yan masasagot. Pero after nun, mga, kasi nga 7 days yon na nangyari. Ang nangyari, yung mga seedlings namin doon, puro patay lahat. So nawala lahat yung
tanim. So mga, yung mga nag-uumpisa, kahit na nanghihiram sila lang, nanghihiram sila ng puhunan, yes. Wala rin. Nawala rin siya. Natural calamity talaga. So, ayun. Yung mga... So, hindi pa pala ito pasok sa, ano, sa insurance, ang seaweeds. Ah, yun yung gusto ko sana, ano eh, kung may mga insurance, ano ba, sa gobyerno ba, dapat, no? Kasi, ang mga farmers kasi hirap din yan magbayad kung sakali mag-enroll ng insurance. Pero pag may affordable na insurance naman, well, pinakamaganda yun. Siguro yung mga farmers natin pupuha. Opo. Kahit pambalik puhunan lang. Kasi tama, tama, oo. Well, yung ASPA naman, andito naman palagi. Pero ano lang, kumbaga, sa abot lang yung makakaya. At least, makakapag-umbisa. Ang nakakatuwa lang kasi sa seaweeds, ano is, ano siya eh, pwede kang mag-umpisa ng dalawang linya. No? Yeah. Tapos from your two lines, mga after 45 days, no? Kung after 45 days, yung two lines mo, magiging ano yan eh. Magiging 14 lines na yan. Pag maganda lang ang tubo. Kasi doon din manggagaling yung binhi mo eh. Tama. Parang iikot na lang yung puhunan mo. Tama. Mm-hmm. Pagkano puhunan sa dalawang linya? Well, usually, ang kinukwenta na namin yan eh, nasa 169 lang, isang 145, isang 45 meters long na linya. Nasa 169 lang. Pesos. 169 pesos? Oo. Mm-hmm. So, kung sir, kung sabihin natin na meron ako 500, pwede na ako magsimula? Tama, oo. Oh! Yes, oo. Kasi, ang importante doon, makakabili ka lang ng straw. Yung isang bola ng straw kasi, nasa 90 pesos 'yan pag nasa ano pag yung sa mga sari-sari store. Opo. Yung isang bola. Oo. Makakagawa ka na ng ano yun eh. Mga mahaba na 'yun, ilang metro na 'yun? Oo, yung isang bola to be exact ha, kasi ano eh, yung kada bola kasi pag 45 meters long, nasa dalawa. So sa isang bola. Oh. Kasi kukuha ka pa parang ganito eh, yung pantali. Yung pantali mismo dun sa binhe. Oo, oh, tama. Diba? Oh. Eh sir, paano yun? Pwede ba akong makihati agad dun sa dagat o meron pa akong kailangan kausapin kung magtatanim ako? May mga papeles pa ba na kailangan i-ready dyan? Well, kung lahat ng farmers dito, ha, may mga permits yan, kumukuha ng permit sa munisipyo. No? So, yung mga tao rito, halos lahat ng mga tao rito, we have here around 300 household, lahat yan puro nagtatanim ng guso or ng seaweed. No? So, lahat yan may area. So, kunyari, pag wala kang area naman, wala kang area na mapagtanim ka naman, makikiusap ka lang dun sa mga may malalaking area na pwede ba akong magtanim ng kahit 10 or 20. O, kasi yung 20, kikita ka na dun. Okay. Diba? 400 per lines, sa 10 lang, nasa 4,000 nakita rin yun. Mm-hmm. Para ka na rin pumasok sa opisina ng gusto ko. Tama. Pero kailangan mo mag-antay ng 45 days. Opo, 45 days. Lang. Ano ang ideal month para magtanim? Yung ano, yung season kasi ng gusto. Seasonal kasi yan. Starting from March until June, ayun, wala talaga yan. Hindi tutubo yung seeds ko. So, ang mayayari, yung mga farmers, they would do their best to at least save seedlings for the month of July or sometimes occur in August. Yun yung pag August kasi, yun yung pinaka peak ng ano eh, ng season ng gusto. Yung tutubo talaga siya. Kasi nga, halong ano yun eh, malakas yung hangin, ibig sabihin malikot yung dagat. Saka nakahabagat siya, so presko ang dagat noon. So kaya mas madaling tumubo yung seaweed natin. So from August until December yan, sometimes no, aabot din yan ng February, yung good season. Pero pag minsan nga as early as February, wala na. So for that 4 months talaga, February, March, April, May, sometimes 5, wala talaga yan. Mm. So, walang nagsiseeds.
Pero maganda na rin yung pagpasok ng bourbons, eh meron ka ng inaani ha. Tama. yun yung time parang na maraming yung bibili din sa'yo. Oo, parang legit talaga ng Diyos yun eh. Kasi pag bourbons kasi, alam mo yung Pasko, di ba? Opo. So, pag dito kasi sa isla, ang saya-saya, no? Kasi, ano yan eh, yan, marami kasing mahal yung seaweed. Marami ang production ng seaweed that time. So may pera pang Pasko. Yes, yes. Mm-hmm. Kaya masaya pag Pasko. Sigurado masaya taga-Alumbahar pag Pasko. Tama, kaya yun ang garantisado. Kanya-kanyang party yan. Opo. Sir, nabanggit mo kanina na dati tayo nag-e-export. Yun ang kalagayan ng ating seaweed industry. E sa ngayon, kumusta ang industriya ng seaweed sa ating kasama? Well, papaalam ko lang, no? Last week kasi, nahalala ko bilang presidente ng Seaweed Farmers Council. So may konseho tayo sa bayan. Ako yung nahalal na presidente doon. So ayon sa ating status, no, sa reports, ang Bohol, napag-iiwanan siya sa Mindanao. So ang number one kasi, nung una, is yung Bohol, malaki yung contribution ng Bohol for Karagenan, yung sa mga sa seaweed, yung sa export. Humihina siya actually dahil doon sa yung nakaraang trahedya dito sa Bohol, yung lindol. Yes. So hindi pa siya talaga siya nakaka-recover. So hindi kasi lahat ng farmers may kanya-kanyang pamuna. So yun yung pinagtutuunan ng gobyerno, and I really hope it will address, no, the crisis, no, for the seaweed production. Yun yun. Mahina talaga. So to make it short, ano tayo, nasa 30, in between 30-40% pa lang ng production ang nabibigay natin. So ang target natin sa Getafe, sa municipality of Getafe, is to reach at least 70% ng production, ng usual production na dito sa Bohol. Opo. Sir, dahil nasabi mo yan, ano naman ang encouragement natin sa ating mga kababayan? Para subukan din nila yung pag-seaweed at makatulong po dun sa, sabi nga, humihinang industriya ng seaweeds natin. Well, no, sa mga nakikinig, nakapanood sa atin, inikayat ko lahat. Yung may chance na makapagtanim, yung nasa tabing dagat. Madali lang, actually madali lang talaga na magtanim. All you have to do is learn, no, kung paano ikabit yung seedling from the straw. And then, pipili ka ng lugar na malinis. So, as we have said kanina, no, with your 500 pesos, at least makakapagtanim ka na ng tatlo, no? Tatlong linya nun. Then after 45 days, yung tatlo mo magiging 21 lines na yan. So madali yan talaga, minus gastos. Pero pag yan, ginawa mong pagkabuhayan, well, kailangan talaga may puhunan ka. So ayun, sa mga taong nasa dagat, let's help, no, to at least to clean our environment, yung dagat, yung mga basura natin, huwag natin itapon, please lang, huwag na natin itapon sa dagat. Kasi nahihirapan yung mga seaweed farmers natin dahil din sa mga basura. Yan lang po. Yes. Thank you, sir. Sir, maraming salamat po sa pagsama sa amin. At we hope na sa dalating nga po na Berman sa to ay maganda po ang inyong ani. Opo. Pagdasal po natin yan. Maraming salamat din at naimbitahan ninyo kami, no, sa programa ninyo na Agri Ako Din. Maraming salamat. Thank you po. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Din.